makapafix it. Higher to lower gear in an instant. Yan ay ibabahagi ko sa iyo ngayon in this episode of Fix It Dennis, Fixing the Way We Drive. Ibabahagi ko sa iyo ang video na kung saan marami po ang nagtatanong sa mga ka-fixit natin dyan. Pupwede nga ba na nasa higher gear ka while you're driving at ibababa mo siya sa lower gear in an instant? Meaning, for example, sabihin na lamang natin na you're driving at a fast pace, around 80 to 100 kilometers per hour, and ang current gear na naka-engage siya, yung transmission, is 5th gear. So pwede mo ba yung i-shift down to a lower gear like 2nd or 1st gear in an instant? Oh, marami pa nagtatanong yan. Ganon din po kapag ka naka 4th gear ka, pwede pa yan i-lower gear mo agad. Kumbaga hindi ka dadaan sa pagbaba ng gear in a sequence. Meaning marami po kasi nag-iisip na dahil tayo po ay nag-shift in a sequence kapag ka tayo ay nag-upshift, meaning 1st gear, 2nd gear, 3rd gear, 4th gear, 5th gear, 6th kung meron kang 6th, eh ganon din daw po ba mag-shift down a gear kapag ka kailangan mo mag-slow down ng sasakyan, meaning in a sequence din. Okay? So ang sagot ko po dyan is depende po sa sitwasyon, mga ka-fixit, no? And yung pag-shift ko from higher gear to lower gear in an instant is possible po sa manual transmission na sasakyan at pwedeng-pwede pong gawin yan. Ang tawag po dyan ay block gear change. So meron po tayong sequential gear change na tinatawag at meron din po tayong block gear change na kung saan mag-i-skip po tayo ng gear. Meaning from 5th gear, pwede tayong mag-shift down to 2nd gear or 1st gear, depende po sa speed na kasalukuyan tinatakbuhan ng ating sasakyan. So gagawin po natin yan ngayon in this actual driving scenario. So ngayon po mga ka-fix it, tayo po ay naka 4th gear at ang speed po ng ating sasakyan is 50 kilometers per hour. So yan, kinailangan ko mag-slow down dahil mabagal yung sasakyan na nasa unahan ko at bababa yung speed natin around 30 kilometers per hour. Naka 4th gear tayo, ibababa ko po yan down to 2nd gear. Okay? Ayan, binaba ko siya down to 2nd gear dahil ang current speed ng ating sasakyan is around 30 kilometers per hour, which is angkop na angkop para sa 2nd gear, mga ka-fixit. So tandaan po natin na ang range ng ating 2nd gear is from 20 to 40 kilometers per hour in a normal driving situation. So ibig sabihin, dahil ang current speed ng ating sasakyan is 30 kilometers per hour, kayang-kaya po yung i-handle yung speed na yon at mabibigyan ka pa niya ng sapat na torque para maparangkada mo smoothly yung iyong sasakyan. So ibig sabihin, from 4th gear, binaba ko siya to 2nd gear at nabigyan pa rin niya ako ng enough torque para makarangkada tayo smoothly. Okay? Pero kung ibinaba ko yung gear natin noon, binlock gear change ko, binaba ko ng first gear, hindi po pwede. Magkakaroon tayo ng excessive engine braking na tinatawag. Kumbaga mapipigil yung makina, magpipigil siya, parang ganon. At magkakaroon ka na uncomfortable feeling, ganon din yung iyong mga pasahero. So kailangan i-take note mo, kailangan alam mo kung ano yung tamang gear na i-engage mo para sa current speed na tinatakbo ng iyong sasakyan. So gawin ulit natin yan. Nasa 2nd gear ako, mag-i-speed up ako, mga ka-fix it, 3000 kilometers per hour clutch all the way down 3rd gear. Itataas ko pa yung rev ng ating makina. Ayan, 3000 rpm clutch all the way down 4th gear. Nasa 4th gear na po tayo at ang current speed ng ating sasakyan is 60 kilometers per hour. E may maintain lang po natin yan dahil tama naman po yung speed ng mga sasakyan na kasabay natin sa kalsada na ito. Pero during a situation, lalong-lalo na kapag ka-emergency braking situation, halimbawa may biglang tumawid, okay? So concentrate on braking progressively. Ito kagaya nito, biglang pumagal yung daloy ng trapiko, magpipreno ako, progressive braking, bababa bigla yung speed. Okay? Ayan, bumaba na ng around 25 kilometers per hour, clutch all the way down, nilagay ko sa 1st gear. Ayan, nilagay ko sa 2nd gear, sorry. Nilagay ko sa 2nd gear at around 20 kilometers per hour at wala tayong naramdaman na excessive engine braking dahil tamang-tama lamang yung 20 kilometers per hour para sa 2nd gear. Okay? Tagaya nga nung ginawa ko kanina. Gawin naman natin ngayon, mga ka-fix it. Mag-i-speed up lamang ako and gagawin natin to safely. In 300 meters, lalagay ko na sa 3rd gear. Okay?
Tapos itatabi ko dito sa gilid ng kalsada. Naka third gear po tayo ngayon. E pagtabi ko sa gilid ng kalsada, sabihin na lamang natin na may biglang tumawid, mga ka-fixit. So anong gagawin natin? Concentrate on your braking, progressive braking, mga ka-fixit. Slow down properly at kapag less than 20 kilometers per hour na, clutch all the way down para makahinto ka safely. And then, kapag nakahinto ka na safely, pwede mo na ilagay ulit ang iyong gear, transmission gear sa first gear para makaarangkada ka ulit smoothly, mga ka-fixit. Okay? So, during an emergency situation na kailangan mo huminto ng biglaan, pwede mong pahintuin yung isasakyan without shifting sequentially down to every gear. Pwede ka lang huminto at kapag nakahinto ka na, pwede mo na ilagay sa first gear yung isasakyan para makaarangkada ka ulit smoothly. Okay? So dito sa video na to, dalawang ibinahagi ko sa'yo. Ang black gear changing, mga ka-fixit, at yung paanong gagawin mo kapag ka during an emergency situation at kailangan mong huminto ng biglaan. So very beneficial yan, lalong-lalo na sa mga nag-aaral pa lamang magmaneho. So to end this video, palagi tatandaan na walang sino man ang pinanganak na magaling. Kailangan natin ng sapat na panahon at pagsasanay upang maging magaling tayo sa anumang bagay. And that concludes our episode for today. I do hope na sana may natutunan ka sa video episode natin ngayong araw. So kung hindi ka pa subscriber ng channel ko, please consider subscribing. Please like, leave a comment, and share my videos para makatulong din po sa iba. Gumagawa na rin po ako ng mga video shorts ngayon, mga ka-fixit. Panoorin niyo rin po yan. Very beneficial yan, lalo na sa mga nag-aaral pa lamang magmaneho. Again, thank you for watching. Hanggang sa muli! Paalam!